ng Mariano. Viva po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ng buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsama ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ating pagsisihan ang ating mga kasalanan upang sa gayon ay makasama tayo ng lubos sa pag-aalay ng Panginoong Hesukristo ng misang ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at tagapagligtas ng iyong kanyang bayan, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapasanib sa iyong mga hinirang. Sa pagpananampalataya, tawa kami katulad ni San Andres at San Pablo at mga kasamahan na pawang marangal sa pagpapayag ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Pakundangan sa kanilang halimbawa at panalangin iyong ipagkaloob na hanggang kamatayan kami makapanalig na matatag sa pagsunod sa iyong mga utos sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo kung talagang di bubuhaying muli ang mga patay.
Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nanalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, dinandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibig. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig, sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising mo, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Tumayo na po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juanang asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba.
Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Aking minamahal na kapatid sa kaparian, Father Derek Vergara. Si Father Derek Vergara po ay taga Malolos, sa Diocese ng Malolos. At nag-aaral po siya sa Roma at tuwing nagbabakasyon, siya ay nagmimisa dito sa Quiapo bilang isang deboto ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Welcome po, Father Derek, sa ating misa. Maikli lamang po ang Ebanghelyo ngayon, ngunit kay lalim nang itinuturo sa atin. Tingnan ninyo, narinig ninyo kung paanong si Jesus ay nangangaral. Pinangangaral niya ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Ngayon, sinabing kasama niya mga apostol, oo, mga hinirang niya yon. Ngunit, napansin ba ninyo, binigyang diin ni San Lucas na kasama rin niya ang ilang mga babae. Isa si Maria Magdalena. Mula kay Maria Magdalena ay pinaalis ni Jesus ang 7 demonyo. Alam niyo po ba ang gusto sabihin ng may demonyo ka? Ang unang gustong sabihin ay masama ka. Oo. Pero ikalawang gustong sabihin, sira ang ulo mo. Ngunit kahit na ganun siya, dati, nung pinagaling ni Jesus, sumama na kay Jesus at tumulong kay Jesus. Nandun din naman si Juana na asawa ng katiwala ni Herodes. May kaya naman ang babaeng ito. Mayaman, kaya may maitutustos din siyang pera kay Jesus. Nandyan din si Susana, wala nang ibang sinasabi tungkol sa kanya. Ngunit, pansinin ninyo, ang ating Panginoon minarapat na magkaroon ng mga ibang katulong bukod pa sa mga apostol. Kung tutusin, kaya naman ni Jesus at ng mga apostol, kakayanin niya. Ngunit, minarapat niyang magkaroon ng mga katulong. At ang mga katulong na ito ay mga taong nakinabang naman na sa kanya. Sa madaling salita, pagkatapos na nakinabang kay Jesus, nagbigay naman ng pakinabang sa kanila mga kapwa-tao sa pamagitan ng pagtulong kay Jesus. Tayo mga kapatid, nakinabang tayong lahat at nakikinabang kay pong Jesus Nazareno. At tandaan po ninyo ito, tayong nakinabang, bawat isa rito na nagsisimba ngayon, bawat Kristiyano sa katotohanan, bawat isa sa atin ay tinatawag din ni Kristo na samahan siya sa paghatid ng magandang balita. Kayo at ako, hindi lamang nakikinabang kay Jesus. Gusto ni Jesus, pakinabangan tayo ng ating kapwa-tao. At sa anumang paraan na makatutulong tayo sa ating Panginoong Jesus, hari nawa, iambag natin ang ating makakaya. Hindi lamang pera, bagamat napakahalaga po niyan sa gawain ng simbahan, at kayo naman po ay bukas loob
na nagbibigay ng inyong pera sa simbahan at kay Jesus. Hindi lamang yan, kundi kayo rin. Tulungan nyo si Jesus na mangalaga sa inyong kapwa-tao sa anumang paraan na makatutulong kayo sa Kanya. Nang sa ganon, ipakita natin na tayo nga ay biniyayaan sapagkat ngayon tumutulong naman tayong magbigay ng biyaya ni Jesus sa ibang tao. Kanya, sabihin nga ninyo, nakinabang ako. Oy, mahina, lakasan niyo. Nakinabang ako. Pakikinabangan ako. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, minabuting biyayaan tayo ng ating Panginoon upang sa gayon tayo rin naman ay makatulong niya. Kaya sabihin natin, gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bilang isang komunidad, naway huwag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkos, hanapin natin ang Diyos maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Aming Panginoong Hesukristo, kaya mong gawin ang lahat ng bagay, ngunit minamarapat mo kaming katulungin. Igawad mo na kami maging bukas palad sa pagtulong sa iyo sa pamagitan ng mga pinagkaloob mo rin sa amin, sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ay buhay, biyayang kaluhan.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong marapating tanggapin ang mga alay na ito na iyong bayang ginigiliw at iyong makapiling kami sa iyong kaligtasan bilang hain mapakikinabangan sa daykabubuhay ng daigdig, bakundangan sa panalangin ng mga martir na Koreano naming inaalaala ngayon sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming mga mananampalataya na di nag-alanganing ialay ang kanilang buhay para sa iyo. Igawad mo na kami na sumusunod sa kanila ay makapagdiwang din at kasama ng mga anghel ay umawit sa iyo ng papuri magpasawalang hanggan. Santo. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gaya hindi naman nung matapos ang hapunan,
Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Tumayo na po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklot sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo, ng tanang mga Obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni na San Pedro at San Pablo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen! 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 Mga magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Sa aming pag-ibig.
Iniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Jesucristo aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumayin rin. Bigay po ninyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Kasalanan ko, ang buhay ko iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. O Jesus Nazareno, kay buti mo hirap at dusa, ikaw'y kasama ko. Ang samo ko, dasal, sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ng mga paghihirap ko. Salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadara.
Ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Umaasa. Patnubayan niyo po nawa at kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Announcement. Ngayong buwan ng Setyembre ay ipinagdiriwang po natin ang Archdiocesan Youth Month at ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o i-scan ang QR code na makikita sa ating LED screens. Mga kadeboto, atin pong suportahan ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't i-like at mag-subscribe sa mga opisyal na social media accounts ng ating parokya. Tingnan mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account. YouTube account. Instagram account, Threads account, X or Twitter account, at TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanlinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba
sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ayong binigyan ng lakas na dulot ng banal na salo-salo. Sa pagunita namin sa iyong mga salita at sa pamagitan ng pagtanggap ng katawan na dugo ng aming Panginoon, inihiling namin na kami yung minarapat na pamalagin sa pananampalataya sa iyong anak at sa pagmamalasakit sa kaligtasan ng kapwa ay manatili sa ganitong gawain. Hiling namin ito sa iyong kabutihan para sa iyong simbahan at para sa amin sa pamagitan ni Kristong Manunubos na nagaharing at nabubuhay na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magkasama po kami magbibendisyon ni Father Derek at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Humayo kayo, iyayag si Kristong Panginoon. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús, casado.